Mga Believers! Paskong Pasko na dito sa inyong paboritong science show na tambayan ng bayan, ang I Believe! Yes! At para talagang merry ang Christmas natin lahat, may makakasama tayong tatlo. Tatlo? Three kings? Hindi. Two kings and a queen. Oh, si Doraemon, Nobita, and si Barbie. Wow! Yay! Welcome to I Believe, guys! Yay! Ramdam ko na ang Christmas at pagbibigayan! Siya nga pala, Kuya Chris. Salamat at inimbitahan niyo kami ulit dito. Sana lang, mas maraming Christmas decors. Huwag kang mag-alala, Doraemon, kasi yung gagawin natin experiment ngayon ay magagamit natin para gumawa ng mas maraming Christmas decor. Ha? Ito ang tinatawag natin na mahiwagang cutter. Mahiwagang cutter? Experiment! Ito ang mga kailangan natin. Wooden stick, 9 volts battery, dalawa. Styro, thumbtacks, copper wires with a battery cap. First step, ilalagay natin, iseset up natin yung barbecue stick tuloy, yung chopstick natin, parang ganyan. Okay. Kukuha tayo ng copper wire natin. Copper wire. Ang ginagawa mo yun, nalagyan ko ng glue gun. Itong cardboard, kung saan natin ididikit yung battery. Dito natin mabili sa ilalim. Itong stick, ilalagay natin dito sa ilalim ng board. Parang ganyan, okay? Using the glue gun, didikit natin siya. Meron tayo dito, isa pa extra na copper wire. Okay. So, gagamit using the pliers, natanggal ko lang yung balat. Yung balat niya. Yung copper wire na nabalatan diyan siya sa gitna. Ayan. Para magkaroon siya ng mahiwagang power. Okay. Kaya siya mayroon mga slicing powers. So ngayon, ito yung ating hihiwain. Kailangan natin gumawa ng isang star. Okay? Yung dalawang battery. Malakas na to. Marami ng power dyan. Okay! Hihiwain ko na yung star, ha? Aha. Wow! Look at that! Yan, sige. Thank you. Oh, busok. Sobrang init. Wow! Sa gadget na ito, ang baterya ay nagpo-produce ng electrical current dahil kinabitan ito ng copper wires na nagsisilbing conductor o lagusan o daanan ng electrons. Hindi pare-pareho ang mga conductor. May magaling magpadaan ng electrons at meron ding hindi. Pero lahat sila, kinakontra ang flow o pagdaan ng electron. Ang tawag dito ay electrical resistance. Dahil sa resistance, may part ng electrical energy na nako-convert sa heat energy o init. Sa tuktok ng gadget, may copper wire. Umiinit ito dahil sa electrical resistance. Pwedeng umabot hanggang 200 degrees Celsius ang init nito. At nung pinadaan natin ang wire sa styrofoam, ang init nito ang siyang nagpapatunaw sa styrofoam bago pa sila magdikit. Isang bagay pa tungkol sa taba ng wires. Pag mas manipis ang wire, mas tumataas ang resistance nito. I believe.